So welcome back mga kalapatids dito sa Madlalo TV. So today nga ito gumawa tayo ng maliit na box perch para dun sa kalapati na binili natin dun sa pigeon exhibit nga nung nakaraan dun sa may Ayala Mall. So ito nga mga kalapatids. So itong box perch natin na maliit na to, ayan, gawa yan sa mga scrap na materials din, no? So ayan, kung mapapansin nyo, medyo tagpi-tagpi din yan. So itong mga ginamit natin dito, mga tinatirang materials lang din dito sa bahay natin, no? So yun nga. So ngayon pakita ko sa inyo kung paano natin ginawa to. Tara. So ngayon mga kalapatids, nandito tayo sa luma nating bahay kung saan nakatambak itong mga luma nating mga kahoy, no? So ito nga, nakakita tayo dito ng mga pinto ng cabinet. Sinukat nga natin yan. So titingnan natin kung akma sila sa isa't isa. So checkin natin yan kung maaari nga natin magamit to sa gagawin nating box perch. So ito nga, okay naman yung mga nakita nating mga pinto ng cabinet, no? So okay naman sila, makinis naman. Then mamaya tatanggalin na lang natin yung mga pako at yung handle, no? So para mas malinis natin at magamit natin ng gusto para dun sa gagawin nga natin na box perch. So ayan, sinusukat ulit natin, no? So kailangan magkakasukat itong mga gagamitin natin na kahoy. So ito nga, meron na tayong tatlong nakuhang pinto, no, ng cabinet. So makinis naman sila, maganda at tamang-tama yung mga sukat. Then ito, nakakita tayo ng isa pang tabla na maari nating ilagay dun sa gitna ng box perch natin bilang divider. So ito, susukatin muna natin kung akma din siya na maging divider nga dun sa box perch natin. So ayan, tama naman siya dun sa sukat. So ayan, nakakuha na tayo ng apat na gagamitin natin. Then ipoporma nga natin ito mga nakuha nating kahoy. So tingnan natin kung gano'ng kalaki yung mabubuo natin dito na box perch, no? So ayan, hawak natin yung mga tabla, itatayo natin yan, no? Then ipoporma nga natin, pagdidikit-dikitin natin yan para makita natin yung mabubuo natin na box perch. So ayan, hawak nga natin yung dalawa. Yan yung magsisibing flooring natin at kisame nung gagawin nating box perch, no? Then ito namang isa na to, yan yung magiging pader dun sa likod. So ayan, pagka tinayo natin yung isa, ayan, medyo makikita nyo na kung paano yung magiging forma ng box perch natin. So ayan, sa top view, ayan yung magiging itsura nya, ayan. So kulang na lang tayo ng pader sa gilid, sa kaliwa at sa kanan. Then yung divider nga, yung isang kahoy na nakita natin kanina, no? Yung huli nating nakuha. So ayan, kakabit natin. So yan yung magiging divider natin. So ayan, yan na yung idea mga kalapatids, no? So kulang na lang tayo ng dalawang kahoy magkabila, left and right, para makompleto na itong box perch. Then after nga nating masukat, maporma, then yan, dadali na natin dun sa likod para sa ganun na malinis natin yung mga kahoy, patanggal natin yung mga nakakabit na pako, yung mga excess na pako, at saka yung handle na nakakabit dito sa nakuha nating kahoy na galing dun sa cabinet. So yan, mapapansin nyo may tubig pa dun sa dadaanan natin, no? Dahil nga sa habagat. So medyo tumataas pa yung tubig at yung panahon hindi pa rin ganun kaganda. So ayan, medyo makulimlim. Then dito na nga natin gagawin yung project natin, no? So ayan, nire-ready na natin yung mga tools natin para masimulan na natin yung pagtatanggal natin ng mga handle at ng mga extra na pako. So ayan, madali lang naman tanggalin yung mga handle na to. So i-unscrew nyo lang yung mga handle, ayan. Pero itatabi natin yan, tatabi natin yung mga screw para magamit pa natin sa mga susunod na project, no? So ayan, ilalagay lang muna natin sa gilid yung screw at yung handle. Dahil nga sayang yan, sa mga ibang pagkakataon, maaari pa na natin silang magamit. Then ito naman, tatanggalin din natin yung mga nakascrew na maliliit para sa ganun malinis yung makukuha natin na kahoy, no? Para sa ganun na safe din yung mga kalapati natin, hindi sila matusok. Saka matanggal natin yung obstacle dun sa gagawin nating box perch, no? Para pulido. After nga nating matanggal yung mga screw na maliliit, so ayan, gagamitin natin yung paet bilang pantanggal nitong bisagra na mahaba na nakakabit nga dito sa kahoy natin, no? So once na maalis natin yan, mas gaganda na yung kahoy natin, no? Magiging makinis na.
Then check natin mabuti kung malinis na, kung wala na tayong naiwan na mga pako-pako, dahil delikado yan once na may nakalimutan tayo, maaari tayong masugatan dyan. So ito nga, meron pang naiwan, so i-clear din natin to. Then ngayon nga malinis na itong mga kahoy natin, no? So wala na yung mga handle, wala na yung mga pako, wala nang bisagra. So wala nang storbo doon sa gagawin nating box perch. So ayan, sisimulan na natin yung pagsusukat. So i-align na natin yan, ipoporma natin, then guguhitan natin para makuha natin yung mga eksaktong pwesto kung saan sila ipapako. Saka kung saan tayo magbabawas kung kailangan man nating magbawas. So ayan, yun yung itsura din kanina. Mas maganda nga lang yung forma ngayon dahil wala na yung mga storbo. So ayan, ngayon sisimulan na natin yung pagbubuhit. Pagmamarka na tayo kung saan tayo dapat magpako, kung saan tayo dapat magputol, para sa ganun na tama-tama, no, sakto-sakto yung magagawin natin. So ayan, naginuhitan na nga natin kung saan natin ipapako yung magiging flooring. Tapos ito naman magiging kisami ng box perch natin. Yan, guguhitan din natin gamit yung ball pen, no. So kung may lapis kayo, pwede rin tayong gumamit ng lapis, so kaya chok, o kung anumang bagay na pwede nating magamit bilang pantanda dito nga sa ginagawa nating plano. Then ngayon nga naguhitan na natin, no, mas madali na sa atin yung gagawin natin. So ngayon aabangan na natin ng mga pako, no. So yung ginamit natin na sukat ng pako is 1.5 na pako. Then lalagyan natin yung mga bawat sulok, no. So yan, lalagyan na nga natin yung mga sulok, yung mga kanto ng mga 1.5 na pako bilang pang-abang dun sa ikakabit nga natin na magiging flooring at pisame. So ayan, then babaliktad natin yan. Nakabang na yung tatlong pako, no. So ayan, nakikita nyo, nakalitaw na yung mga dulo nila. Then sa kabila, abangan na rin natin. So both sides na yan, no. Para sa ganun na ipapatong na lang natin. Then pag naipatong na, ibabaw na lang natin yung mga pako. Para sa ganun, mas madali silang dumigit, no. Mahihirapan kasi tayo dyan, mga kalapatids, once na di natin inabangan agad ng pako, no. So hindi rin maa-align ng tama yung mga ginagawa natin kapag di natin inabangan agad. So dito medyo mapapadali yung diskarte. So ayan, napako na nga natin yung bawat sulok. So ngayon kakabit na natin itong mga isame, no. So ayan, check lang natin kung alin yung mas magandang side. So ayan, mga kalapatids, tinayo nga natin itong kahoy natin. So yung mga nakabang na pako, ayan, nire-ready na rin natin, no. Para sa ganun, once na mailapat natin ng tama, makaporma na siya ng tama, ibabaw na lang natin, no, gamit yung martilyo. So ayan nga, ibabaw na natin isa-isa. Inuna natin yung ngitnang part. So ayan, mga kalapatids, no, yung isang sulok naman pinako na rin natin. Kung mapapansin nyo, di natin masyadong pinakabaon yung mga pako, no, para sa ganun na madali pa tayo makapag-adjust. So sa ganyan, medyo nakapako lang yan ng konti, no, para lang dumikit yung kahoy natin. Then ayan, kapag okay na, ibabaw na natin yung tatlong pako natin, no. So ayan, napakadali yung naging trabaho natin dahil nga nakaabang na. Mas mabilis yung naging trabaho natin. So ayan, nakakabit na yung pader, tapos may flooring na siya. Then yung isang side naman, no. So ayan, kakabit na rin natin. So may nakabang na rin dyan. So ngayon, ibabaliktad na natin to, no, para yung isang side naman yung may kabit natin, para maibaw na natin yung mga pako. So ayan, i-align lang natin ng tama, forma lang natin ng tama, para sa ganun na lapat na lapat. So ayan, sukatin lang natin. Mas madali na natin ngayong naitayo, no, dahil nga yung kabilang side nakapako na. So ayan, once na makuha na natin yung gusto nating alignment, ibabaw na natin yan gamit yung martilyo natin. So ayan, ganun din ang diskarte. Kalahati muna ibabaw natin, no. So pagka may nagkamali tayo, madali natin may adjust dahil mabubulot kagad natin. Dahil tama na nga yung ginawa natin pag alignment, so binauna natin lahat. So ayun nga, mga kalapatids, dahil na dikit na natin ng
pako yung mga kahoy natin. So ngayon kailangan medyo kapalan na natin ng mga pako, no, para sa ganun matibay yung gagawin nating box perch. So ayan, medyo dadalasan na natin yung mga pako, no, para sa ganun hindi basta-basta masisira yung ginawa natin. So hindi rin siya basta-basta matatanggal dahil nga pang matagalan na rin itong ginagawa natin box perch. So parehong side dyan, kailangan kapalan natin yung pako, no, para matibay. At ngayon naman, dahil nga nagkabit na natin pareho yung pader, yung kisame at yung saeg, so ayan, sisimulan naman natin yung sukatin yung gagamitin natin na divider. So sinusukat natin para sa ganun na tamang-tama yung maging sukat nung divider natin, no. So ayan, ilalagay nga natin sa gitna. So kailangan makuha natin yung tamang sukat nyan. So ayan, once na makuha natin yung tamang sukat, gugitan natin yan. So pasosobran lang natin ng konti sa harap, no, mga 1 inch. Para sa ganun, sa harapan, hindi magkikita-kita yung mga kalapate natin. Para sa ganun, maiwasan yung pag-aaway, yung pagtutukaan, para di magkasakitan yung mga kalapate natin. Ngayon naman, susukatin na natin itong kahoy natin, no, yung divider nga. So ayan, nakuha natin yung 12.5 inches, no. So sa kabilang side, ganun din, 12.5 inches, gugitan natin yan gamit nga yung ballpen natin. So kailangan makuha natin dulo-dulo para sa ganun pagka ginuhitan natin yan, parehong pareho yung sukat nila. So ayan, itutuwid natin gamit yung lagari, no. So kung may ruler kayo, mas maganda, pero itong lagari pwedeng-pwede na yan. Kailangan lang naman natin dyan makuha natin yung tuwid na sukat para sa ganun walang labis, walang kulang pagka pinutol natin gamit yung lagari nga. So ito nga, lalagari na natin, no. So simulan na natin yung paglalagari. So dahan-dahan lang, ingat lang kayo mga kalapatids. Baka... Tak mo na.